Foreign body airway obstruction. Ano po ang gagawin kapag mayroong nagbara sa lalamunan? Una, pag-aralan po natin ang mga signs and symptoms. Usually, kung sino po ang nagkaroon ng bara, ay hahawakan po ang kanyang leeg. Ngayon, dapat malaman po natin na meron po tayong dalawang klase ng obstruction. Meron po tayong mild at meron po tayong severe. Kung meron na pong first aider na papasok, magpapakilala po muna siya. Yun. Ngayon, tumungo po ang biktima. Dapat po itanong kung siya po ay buntis o hindi. Itanong rin po kung siya po ay nakakahinga. Kung kaya pong umubo, ang gawin po ng first aider is to encourage lang po ang biktima na umubo. Yan. Yun po ang first aid sa mild obstruction. Ngayon, ang severe obstruction naman po ay ibang kaso. Kung tinanong po siya ng first aider kung nakakahinga at sabi po ay hindi, umiling po siya. So, pupwesto po ang first aider sa bandang tagiliran. Hahawakan po ang isang kamay sa balikat. Then, magbibigay po ng 5 back blows. Sa 2, 3, 4, 5. Kung hindi po lumabas, pupwesto po sa likod ng first aider. Ito yung tinatawag na straddle position. Then, kakampayin po ng ring finger ang kanyang pusod. Ididikit po ang middle finger at index finger. Yung isang kamay po ay gagawa po ng formang fist at ilalagay po sa itaas ng index finger. Then, with a scooping motion, 5 movement po. 1, 2, 3, 4, 5. Then, tatanong niyo po ang biktima kung nakahinga na po o nakakaubo. Body airway obstruction from conscious to unconscious victim. Okay? Ito po ang gagawin ng first aider sa severe obstruction. Pupwesto sa gitna sa tagiliran, then i-bend over niya. Then, 5 back blows sa pagitan po ng shoulder blade. 1, 2, 3, 4, 5. Then, pupwesto sa likod para sa ating Heimlich maneuver. Using the ring finger, ilolocate po ang pusod. Then, didikit po ang middle and index finger with the other hand. Make a fist like that. And, scooping motion, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kapag nawalan po ng malay ang biktima, pupwesto po sa tagiliran. At magbibigay po ng 30 chest compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ibubuka ang bibig, ipapasok po ang thumb para ipitin po ang kanyang dila. Pag nakita ang obstruction, gagamitin po ang isang dalire para i-finger sweep. Then, 2 confirmatory breaths. Kung pumasok na po ang hangin, check for breathing and circulation. 1, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. Kung nagkamali na po, umubo o umiyak ang pasyente, dadaling po na siya sa side-lying position. Taas po ang kamay. Bend po ang knees, then daan-daan pong itagilid.